Ako ay probinsyano. Paggawa ng kapilya. Ganun ba? Bo, halika na! Sandali lang. Maliligo lang ako. Alyana. Pag umalis ako ngayon, huwag kang tatakas, ha? Baka naman kayo, Elizabeth, Doray. Baka pwede niyo akong tulungan, oh. Kailangan ko na kasi talaga makabalik ng Maynila. Sigurado kong nag-aalala na sa akin si na mama at papatas. Kailangan ko rin kasi makabalik na ng trabaho, eh. At makita si Marco. Ay, naku, Alyana, mabuti pa, dumito ka na lang. Ikaw, bakit ba kasi ayaw mong bigyan ng pag-asa yung sa inyo ni Cardo? Ayusin niyo yung problema niyo. Malay mo, may pag-asa pa. Hindi na ako naniniwala sa kanya. Ay, Diyos ko, bigyan mo ng pangalawang pagkakataon. Ay, yan na yan din ang pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Kasi nung nanghingi sa akin ng kapatawaran itong si James, nung nakabuntis siya ng ibang babae, hindi ko na siya binigyan ng pangalawang pagkakataon. O ngayon, may pamilya na siya. Ganon din ako. Pero ano ako ngayon? Siya pa rin ang laman ng utak ko. Ano? Baka mamaya, huli na, kapag naisip mong si Cardo pa rin ang mahal mo. Eh, anong wala? Eh, kanina ka pa ng tingin ng tingin sa bisita nila, Kaloy? Sino ba yan? Si Cardo. Guwapo niya. Siyempre, tiga Maynila. Alam mo, panagkanobyo ako. Dapat ganyan kang guwapo ni Cardo. Kumain ka na, baka napagod ka dun kanina eh. Sige, kain ka na. Totoo ba ito? Para kasi yung nag-iba yung ihip ng amin eh. Ayaw mo ba? Gusto. Eh, gusto ko nga sana na kaisa tayo. Hindi ko pa mapapangako yan sa ngayon, Cardo. Wala rin naman ang magagawa dito. Hindi pa kasamahan ka. Sa ganitong lugar, hindi ka basta-basta naglalakad kung saan-saan. Delikado. Hindi mo ba alam? Maraming mga engkanto sa ganitong lugar, kaya ang daming puro niyan. Engkanto? Oo! Niniwala ka ba doon? Oo naman! Tumutulad kaya ako lumaki. Napakaraming mga bagay na nangyayari doon na hindi mapaliwanag ng mga tao. Totoo ba yan, Cardo? Totoo ba yan? O tinatakot mo lang ako? Eh, ba't naman ka natatakotin? Cardo, halika dito.
Halika nga dito. Cardo! Oh! Halika dito! Cardo! Oh! Basta nga dito ka lang mamaya na yan. Bakit? Kasi alam mo naman pala na mayroong mga engkanto dito. Bakit dito ba tayo nagpunta? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag ka basta-basta naglalakad kung saan-saan dyan na mag-isa lang. May gusto kang puntahan, sabihin mo sa akin, sasamahan kita. Well, ito na to. Sige na. Kumain na tayo. Masusunog na rin yan. Sige na. Hindi. Ligtas ba tayo dito? Ligtas tayo dito. Dito ako. Ito binagawan. Si Elizabeth nga pala siya sa Doray pumunta dito kanina. Sa makalawa na pala yung pesta dito. Oo. Kaya inaayos nga nila ngayon yung kapili eh. Dahil malapit na yung kaarawan ni Santo Niño. Nasinabi ko nga sa kanila, natutulong ako eh. Luluto ako. Ano naman lulutuin mo? Lumpia, syempre. Ano pa ba? Bakit? Ano, masarap naman ang maglumpia. Wala mo lang sabi nyo. Bawa nga niyan. Kaya miso ni lumpia mo. Kailangan kita maisahan. Kailangan kong makuha ang susi ng sasakyan mo nang di mo nalalaman. Alam ko na, lalasingin kita. At pagkatapos nun, saka kukunin ang susi ng sasakyan mo. Kakanto, bakit di kaya uminom tayo? Ikaw uminom? Kailan pa? Dati pa. Simula nung umalis ka, marami ka nang hindi alam tungkol sa buhay ko. O, sige na, sige na. Dali, lumabas ka na. Hanap ka na mainom natin. Burado ka inom ka? Oo, masaya yan. Tara. Sige na. Oo na. Punta ako na kaloy. Tignan ko meron silang alak na tara doon. Alala ko kung nalaman natin ang bundis ako. Positive! Positive! Okay, tatay na ako! Nalaman natin yun, tapos pinanganak ko si Vicky Boy. Kasi yung pinakamalibig ka yung araw na. Nalaman nung bumabiyahe ka. Tapos, kami na anak mo sumasama sa'yo. Kaya nun, no? Siya pa yung nagtatawag ng mga pasahero mo. Isang araw. May aksidente yung nangyari. Sumabog yung mall. Doon na nagsimula lahat ng mga masasamang alala na. Akala mo, Cardo, hindi kita maiisahan. Ito na yung pagkakataon ko para takasan ka. Matagal itong investigasyon ito. Lalo kong naiisip na baka nga tama si Lucas. Sir, tungkol saan? Na pinagtatanggol ni General Borja si Dalisay. Everything's ready with them. Ngayong gabi ba tatapos ang pagdududa ni Oscar sa akin? Are you sure about this, sir? Paano ko mapahama kayo? That's the idea. Medyo mabubuti na ang pakikitungo sa akin ng presidente. Baka hindi niyo na kailangan ituloy yung plano nito. Wala na natrasad to.
kailangan ng isang matibay na ebidensya para mapatunayan ito. Isang bagay na sa tingin ko na hindi may bibigay ni General Nora. Iinom ka lang dyan? Cardo, dinala-dala mo ako dito, tapos papabaya mo lang ako doon? Mag-isa lang ako doon, parang may engkanto doon. Pasensya na. Ano kailangan mo eh? Sorry na. May birthday lang kasi bukas si Lolo Marcin, kaya pinagbigyan namin siya sa inuman. Alyana. Napakaliit na bagay lang nito, huwag na natin pagtalunan. Kahit na! Dinaladala mo ako dito, tapos iiwanan mo lang ako? Talaga ba natatakot ka? O baka namimiss mo ako, kaya pinuntahan mo ako doon. Hoy! Easy! Alam mo, kung hindi na ako natatakot sa mga kwento mo, tsaka sa kababalaghan na sinasabi mo nangyayari dito, mas gugustuhin ko pa na mag-isa kaysa sa makasama ka. Lena, sorry na. Huwag ka naman magalit sa akin, oh. Hindi ko naman talaga sinasadyahin, eh. Naiiya lang talaga ako kay Lolo Marcin. Dahil sila yung tumutulong sa akin. Huwag naman tayo matulog ng galit ka sa akin, oh. Sorry na. Gusto ko sana maisayo si Cardo bukas. E di ikaw mismo magyaya sa kanya bukas sa pista. Hoy! Mahiya naman ako, no? Hindi ko gagawin yun. O naman. Masyadong Maria Clara. Bago ng panahon ngayon, day. Ewan ko sa'yo. Basta ako. Susubukan kong upansin ako ni Cardo. Ayaw mo. Uunahan kita. Hindi mo baklang. Lori! Anong hiwaga na matagpuan ang iyong kagandahan sa gitna nitong dilim? Para akong musmus na muling nadampian ng liwanag ng buwan pagkatapos ng unos. Unos? Ngunit gaano man kalakas ang bagyo na dumating ngayon, matanaw pa lang ay parang gumaganda muli ang panahon. Pangit ng hirit mo. Lori, maaasahan ba kita sa pista bukas? Oo, sorry, pero wala sa inyo ang gusto niyong makasayaw. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw ba rin ang nais ko? Namang naman ang puso ko. Mahirap na dayahin ang isip at ang dami. Ikaw ba rin ang harap ko? Gusto ko lang malaman ang lagay mo pagkatapos ang nangyari sa'yo, Lucas. I'm fine, Oscar. Thank you for your concern. May mga security akong lumabas sa kanila. Hindi sila sinuwerte. Pero kakausapin ko yung mga naulila nilang pamilya. I'll take care of them. Sa palagay mo, vendetta ang nag-ambo sa'yo? Yes, Oscar. Naibigay ko na yung statement ko sa PNP. Oscar? Pag-ingatan mo ang pamilya mo. Kung sino man ang gumawa nito, maaring sila ang pagbalingan nito. Lagi nyo kayo umaasahan, sir. Kahit noon pa. Salamat din, sir. Malaking bonus ang binigay nyo. Sana marami pa tayong trabaho. Para mas marami pang bonus. Sa lalong madaling panahon, babalik ulit ang tiwala ng presidente at ng publiko kay Cabrera. At pag-presidente na si Vivi, magkakaroon ulit ako ng posisyon. Paano kayo, sir? Paano yung ambisyon niyong maging presidente? Sa palagay mo, Amir, papayag ako ng ganyan-ganyan lang? Kailangan ko lang muna ang suporta ngayon ni Cabrera.
Pero darating ang panahon, makukuha ko rin ang gusto ko, ang ambisyon ko sa kahit anong paraan. Nangako kami sa inyo, sir. Susuportahan namin kayo. Gagawin namin lahat para maabot nyo ang mga ambisyon. Kahit ako ay probinsyano, di urong kahit dehado, pagsumbipat asintado,